Okay guys, good morning. Ituturo ko po ngayon kung paano maglagay ng text dun sa video. Okay, start tayo guys. So ngayon, andito po tayo sa isang, ito po ang ating shotcut, no? Sa first video ko, tinuro ko po kung paano mag-download and then ito na po yung lalabas. So ngayon, ituturo ko po, yun nga pong sinabi ko na maglalagay tayo ng text dito. Halimbawa, this one, gusto nating maglagay ng kung ano dyan sa taas na gusto mong ilagay ng text. So ganito lang po yan, simple lang po. So meron na tayong video 1 na naka-open, video 2. So simply right click, lalabas yung track operation. So pag gusto mo yan, maglagay, add video or add audio. So ganun lang kasimple. No? Gusto mo naman i-remove yan, pwede rin naman. So simple lang din. Then ganito guys, no. Dito sa personal natin, mag-open tayo ng file. So kung meron kang ulit, balik tayo doon. Meron kang gustong i-edit na video. So kuha ka lang, hanapin mo lang yung file na yun kung saan nakalagay. Ay, start tayo mga kapatid, no. O nga pala, no, bago tayo magpatuloy, no, sana mag-subscribe ka sa channel ko. Huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka pa rin natin. Libre naman yan guys, walang bayad yan. Isang malaking tulong yan gagawa niyo sa akin. At ako'y may tinutulungan din na friend, sana matulungan niyo din siya kasi napukulang siya ng paa. So, yun po. So yan guys, no, ito yung gagawin natin. For example, lalagyan natin yan ng text. Okay, pagka copy, insert lang po natin to dito sa video 1 or pwede rin sa video 2, basta dyan sa dalawa na yan, basta sa video siya nakalagay. Okay, no. So sabi ko nga po, kung saan nakatapat to, yan yung reader ng video natin. Diyan yan magpe-play. Then, meron ditong isang command na may speaker. Pag naka-X yan, walang, so mapapansin nyo po, walang voice yung ano natin. Walang sound. So naka-off po yung sounds niya. Okay, ganito. Start tayo paglalagay ng text, no? I-click lang po natin to. Halimbawa po, ito yun na yung video nyo na ilagay nyo na, no? Pagka na-click nyo po yung part na yan, paglalagyan po natin ng video, ng text, yung video nyo, kung saan part lang yung gusto nyo, halimbawa, ito lang, hanggang ditong part lang na to, lalagyan natin yan ng text. Kiklik mo lang, para hindi po lahat ng the whole video, hindi magkakaroon ng text. Dapat po, mag-i-split nyo siya. Kung hanggang saan nyo gusto na merong makikitang text. For example, ito po, andito hanggang 15 seconds po. Ayan, may number naman yan. Kung ilang ano yan. So, seconds, minutes, and hours po nakalagay dyan. So, click nyo lang po itong line na yan. Then, click nyo po itong command na to. Split. Ayan. So, pag dito po tayo naglagay ng text, itong part na itong in-split natin, itong nasa left side, i-highlight nyo lang po. Doon nyo po ilagay itong white na to. For example. So, pagka nagawa nyo po yan, dito na, na-split nyo na, punta lang po kayo sa filter, dito sa taas. Ayan po yung filters. Filters, add filter. Ito yung sign ng add plus. Tapos type nyo lang po yung text. Text. Ayan, lalabas na po. Text, simple lang po. Ayan. So mapapansin nyo po dun sa screen sa taas, meron pong number na nakalagay. Nakalagay po yung time code. Papalitan nyo lang po yan. Diyan po kayo magta-type sa part na yan, ito. Excuse me po. Purahin po natin yan. For example, ang pangalan po ng ano nyo, ng gusto nyo ilagay dyan sa taas yung pangalan ng YouTube nyo. Halimbawa, My TV. Parang ang pangit pakinggan. Example, my YouTube channel. My YouTube channel.
Yan, guys. So, mapapansin nyo po. Ayan, nandyan siya. Ngayon, kung ano lang yung punta nandyan, pwede nyo rin pong palitan yan. Punta po kayo dito. Uli, baba nyo lang po yan. Sa ilalim po nyan, may nakalagay na use font size. Ito po yung color ng font, yung outline, yung background. Tapos, ito naman po yung kung anong gusto nyong font. So, mamili lang po kayo dyan. Click nyo lang po itong part na to. Mamili kayo dito kung anong gusto nyo. Kung anong maarting baba nyo para makita nyo. Yan. Pwede nyo po yung drag. So, para makita mo, gawitin mo lang yung arrow key. Yan o. Makikita nyo nagpapalit siya ng ano. So, pili ka lang kung anong gusto mong maarting font dyan. Pwede. So, yan. For example, yan. Ito, maganda. Example, yan. Gusto mo. Okay mo lang. Yan na yung lalabas. Then, gusto mong palitan ng kulay. Example, ito yung font color. Click mo lang yan. Gusto mong red, yellow, green, etc. Blue, or anong gusto mo. Ako, mas preferred ko red. Kasi, mas highlight yung red. Yan. Diba? So, yan yung color niya. Ngayon, makikita nyo itong dot sa gitna. Diyan mo lang siya pwedeng madrag. Yan lang part na yan. Pwede mo rin yan liitan. Pag gusto mo maliit lang. Yan. Drag mo lang yung side niya kung saan mo gusto paliitin. Yan. Okay? Yan na po ang simpleng paglalagay ng text. Pero, since kinat po natin yan dito sa part na to, hindi po yan magtutuloy-tuloy. Pero kung the whole video, ang gusto nyo lagyan ng text, itong may YouTube channel, lalabas sa whole video, hindi mo siya kailangang i-cut. Diretso po yan, hanggang whole video merong may YouTube channel. So, ito po, tingnan nyo po. Mawawala na po yung may YouTube channel after po dito sa line na to. Pa-play ko po ah. So, yan. Okay? So, habang playing po siya, mawawala na po. Ayun, wala na siya kasi nagkaroon na ng split doon. Kasi ang sinusunod niya is yung hanggang doon lang sa split na yon. So, ayan. Ulitin po natin. Ayan po yung ano niya sa taas. Mapapansin nyo, ito yung ano niya. May YouTube channel na nilagay nyo. O anuman channel ang name niyo dyan. So, mawawala na siya after doon. Pwede ka naman maglagay ng panibagong text dito. Halimbawa, ito. Gusto mong lagyan tong part na to na ano, ng text. Ito. Pwede mong sabihin, halimbawa, yan, hanggang dyan. I-speak ko uli yan. Lalagyan ko to ng, lalagyan ko ng text uli. Add filter ka lang uli, punta ka sa filter, add filter, then text. Yan. Text simple. Okay, so ayun na, meron na uli, di ba? So, lagyan mo lang, palitan mo lang uli. Halimbawa, lalagay natin this area is for sale. This lot, I'm sorry, maybe this lot is for sale. Nyari lang ah. Diyan sa part na yan, gusto nating ilagay yan. Dita natin. Yan. Yan. Or, halimbawa, dito sa part na yan, sa tinatakbo ng video na yan, kung hanggang saan. Yan, pwede dyan. Kung halimbawa, yan lang ang gusto nyong ilagay, ha? Or ano man na gusto nyong ilagay na text, ganun lang po yung gagawin nyo. Basta para hanggang doon lang siya, kung hanggang saan lang yung video na tinatakbo niya, nito. So, hanggang doon lang siya magkakaroon. Okay? Tingnan po natin ulit, ha? Play po natin ulit para makita nyo. Yung ginawa natin kanina. Ayan. O yun na. This lot is for sale. Okay? O, kung hanggang dyan lang halimbawa, for example ko lang po yung this lot ha. Or ano, yan halimbawa. Yun, wala na po siya. Mawawala na siya doon. Pero, yun nga sabi ko kanina, pag wala pong split yan, the whole video po, meron niyang text sa taas. Kung saan nyo man ilagay yung text. So, ganun ang magiging kalalabasan yan. Tapos,
halimbawa naman, gusto niyo naman lagyan ng transition. So, yung transition naman, kung paano papasok naman yung text. Ito, pwede mo po yan lagyan. I-add preset mo. Ito yung preset niya. Okay, pipindutin mo lang yung presets niya. May mga nakalagay dyan kung paano yung transition na mangyayari sa... Halimbawa, ito, may nakalagay, slide in from left. I-click mo yan. Kaso, mauulit siya. Kaya, before ka maggagawa ng text or maglalagay ng text, dapat meron ka ng presets para hindi babalik, hindi mawawala yung unang nilagay mo. So, magugulat ka, bakit naging ganito? Kasi nag-add ka ng presets eh. So, magre-reset yung, ano mo, mawawala yung nilagay mo na font. So, ulitin mo lang. Halimbawa, gusto mo yung font na ito, Times Roman, or Tempus, or what, or anong gusto mo. Yan, for example, yan. Yan na yun. Then, balik mo lang yung kulay niya uli. Yung gusto mong red, red din. So, yan na yun. May YouTube channel. Tapos, balik mo lang siya doon kung saan mo gusto siya ilagay. Drag mo lang yung gitna. May dot yan sa gitna. Doon mo lang siya pwedeng madrag. So, yan, guys. Mapapansin mo, dahil sa nag-add tayo ng presets, meron na po yan, nakaset na preset sa kanya. So, pagka-play po natin yan, lagay po natin sa zero para makita yan. Yan na po siya. So, mapapansin nyo po, nasa side siya. Manggagaling siya kasi nilagay natin, slide in from left. So, pag nag-play po yan, yun. Kung saan mo siya pinosisyon, doon siya pupunta. So, yun guys, ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple maglagay ng text sa ano natin, sa video natin. So yan. Kung ano man gusto mong i-type diyan, ano man gusto mong i-text or i-type na text, ganun lang po. Filter pagka ito basta para sabi ko nga para hindi buong video dapat kakatin mo yung gusto mo lang lagyan. Tapos punta ka dito, filter, add filter, tapos type mo yung text. Yan. Text simple. Pwede ka magdagdag ng ilan text na gusto mo dyan. Basta lagi ka mag-add filter, text, add filter, text. Gusto mo marami ka ilagay dyan. Tapos lagyan mo rin ng transition kung paano sila papasok. Ganun lang kasimple. Pero mangyayari yon since ito ay naka-split, dito lang sa part na to mangyayari yon. Kung doon mo lang siya itatype. Kung dito, ganun din gusto mo, ganun din. Pwede mo lagyan ng ilang text yan na gusto mo. And of course, dito rin pwede. Kung lahat yung gusto mo lagyan ng text, walang problema. Depende sa'yo kung anong gusto mo sa video mo. So, yun lang muna guys. Sa susunod naman, ituturo ko naman kung paano yung paglalagay ng mga another transition. So, text lang po muna tayo. Tapos, yung susunod naman na video ko, tuturo ko naman sa inyo kung paano yung paglalagay o paggamit ng chroma para tatanggalin natin yung mga background na green background or what tulad maglalagay tayo ng subscribe button or yung mga icon, yun naman po ituturo ko sa susunod na video. So sana po nakatulong ako kahit paano ngayon uli. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat sa inyo guys. See you ulit sa susunod na tutorial. Thank you. Bye-bye.